Panalangin ko po kayo na bukas naman ang inyong banal na kasulatan para po sa atin pong pag-aaral ng salita ng Panginoon. Hilingin ko po kayo na buksan ang inyong mga Biblia sa aklat po ng Lucas chapter 22. Babasahin po natin ay from verses 14 hanggang 20. Luke 22, 14 hanggang 20. At kung kayo po'y nandyan na sa bahagi ng banal na kasulatan na yan, muli po tayo ay magsitayo upang magbigay ng paggalang sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Luke 22, 14 hanggang 20. Hilingin ko po uli na ang bawat isa ay makisabay ng pagbasa sa akin ng malakas. Okay, handa na po sa pagbasa ng salita ng Panginoon? Amen. Praise God. Sabay-sabay po tayo. Nang dumating na ang oras, dumulog si Jesus sa hapag kasama ang kanyang mga apostol. At sinabi niya sa kanila, "Malaon ko ng inaasam-asam na makasalo kayo sa hapon ng pangpaskwang ito bago ako magbata. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako muling kakain ito hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Diyos." Hinawakan niya ang isang saro at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ibinigay sa kanila, sinabi niya, "Kunin ninyo ito at ibinigay sa kanila." At sinasabi ko sa inyo, kunin ninyo ito at paghati-hatian. Sinasabi ko sa inyo na mula ngayon, hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggat hindi dumarating ang kaharian ng Diyos. At dumampot siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa kanila, sinabi niya, "Ito ang aking katawan na ibinigay para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin." Gayon din naman, dinampot niya ang saro. Pagkatapos maghapunan ay sinabi, "Ang sarong ito ang bagong tipan ng aking dugo na mabubuhos dahil sa inyo." Tayo po'y sama-sama muli na magpasalamat sa Panginoon. Yes, Lord, salamat nga po sa pagkakataong ito that we could once again remember kung ano po yung ginawa mo para sa amin doon sa krus. Alam namin hindi naman ito dapat ikaw ang gumawa. Kami naman po talaga ang makasalanan, kami naman po talaga ang dapat parusahan. Ngunit dahil sa ginawa mo, ang bawat isa sa amin ay tumanggap ng iba't ibang mga espiritual na pagpapala. At ang nais mo naman, Panginoon, yung ginawa mo ay huwag naming kalimutan. Kaya sa oras mong ito, Lord God, salamat sa pagkakataong ito that we could once again remember kung ano yung ginawa mo sa pamamagitan ng iyong kamatayan doon sa krus. Nais mo, Panginoon, na ito'y laging matanim sa aming mga puso, alalahanin namin sapagkat napakahalaga nito para sa bawat isa sa amin. Yeah, Father God, I pray that your word, Lord God, will give, Lord God, yung nararapat na pagpapala sa iyong mga lingkod na makikinig ng iyong salita. Kaya sa oras pong ito, tinatanggap na po namin, O Diyos, ang hatid mong pagpapala mula sa iyong salita. At pinagpala mo na po ang iyong salita. Naniniwala po ako, Panginoon, ang iyong salita ay tatanim ng mabuti sa mga puso at isipan ng iyong mga anak. At walang makaaagaw ng iyong salita na natanim sa puso ng iyong mga lingkod na iniingatan ng iyong salita. At gagawin ito ang iyong nasa, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin upang ang aming buhay ay patuloy nga pong buhay na mananagumpay sa pamamagitan ng aming Panginoon. To thee all the glory in Jesus' mighty name. Everybody shout aloud, amen. Amen. Makakaupo na po kayo. Purihin po ang ating Panginoon. Let us not forget the death of Jesus. Yan po yung ating paksa ngayon pong umaga. Let us not forget the death of Jesus. Mga ilang, ito pong darating na week ay makikita po natin na aalalahanin na naman po ng buong mundo ang tinatawag na Lenten season, ang pag-aalaala sa kamatayan ng ating Panginoong Jesus. At dito po sa bahagi ng binasa nating banal na kasulatan, mapapansin niyo po na sa dinami-dami ng mga ginawa ng ating Panginoong Jesus, meron pong isang bagay na ipinapaalala niya sa atin. At kapag ka isang bagay ay nais na ipinaalala,
Ang ibig sabihin po, ito po ay napakahalaga. At dito nga po sa ating binasang bahagi ng banal na kasulatan sa verse 19, nung dumampot ang Panginoon ng tinapay, matapos magpasalamat, ay kanyang pinagpirapiraso at ibinigay ito sa kanila. At ang sabi niya, ito ang katawa, aking katawa na ibinibigay para sa inyo. Sabi ng Panginoon, gawin ninyo ito bilang pag-ala-ala sa akin. Ang isang bagay na nais na ng Panginoon na huwag nating makalimutan ay yung kanyang kamatayan. Na ating inaalala every time na meron po tayong communion. Actually, ito po ay yung Last Supper. Ang tagpong ito na ating binabasa ay ito po yung huling pag-ala-ala ng mga alagad kasama ang Panginoon doon sa tinatawag na taunang Paskwa or Passover. Ang Passover po ay isa pong celebration na inaalala po ng mga Hudyo. At sa panahon po ng Passover, ang bawat mga Hudyo po ay lahat, nasan man silang lugar, bumabalik po sila sa Jerusalem, sineselebrate po nila itong feast na ito, at inaalala po nila yung pagliligtas na ginawa ng Diyos sa mga Israelita nung sila po ay nandoon sa Egypt. At alam ko na natatandaan po ninyo ang sitwasyon na ito. Nang sabi ng Panginoon, sa gabi na dadaan ang kamatayan, kailangan ang bawat mga bahay ay mayroon pong pahid ng dugo sa kanilang sambahayan. Yun po yung Paskwa. Passover. Pag nakita po ni kamatayan, pag nakita ng kamatayan, na mayroong pahid ng dugo sa bawat sambahayan, lalagpasan po yung bahay na yon at walang kamatayang mangyayari sa tahanan na yon. At ang maganda nito, mga kapatid sa Panginoon, ang titingnan dugo, hindi ang titingnan ay status, mayaman ba yung nasa bahay? Nakapag-aral ba yung nasa bahay? Ang lahi ba nito ay Hudyo? Hindi. Ang titingnan ay kung merong dugo. At kapag ka nakita po na merong dugo na nakapahid doon sa hamba ng bahay, ang sabi, lalagpasan sila ng kamatayan. At dahil ginawa po ito ng Diyos sa mga Israelita, at ang sabi ng Diyos kay Moses, patuloy at ulit-ulit nila itong gagawin bilang pag-ala-ala sa ginawa ng Diyos na paglagpas sa kanila ng kamatayan. At ngayon nga po, sa pagkakataong ito, ito na po yung pag-alaala, taon ng pag-alala ng Paskwa, nandun po sila, nandun sa tinatawag na Last Supper. At dito po ay ang sabi ng Panginoon, habang ginagawa po nila yung Last Supper, yung pag-alaala nung huling hapunan, nung Passover lamb, nung Passover, ang ginawa ng Panginoon, piraso ng tinapay, pinagpiraparaso, binigay sa mga apostol, sa mga alagad, at ang sabi niya, kainin ninyo ito at gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. So every time pala na tayo po ay nagkakaroon ng ating Last Supper, inaalala natin yung Lord's Supper. Ang inaalala natin, hindi lang po yung makabahagi tayo na parang wala lang, parang routine lang. Kundi sinasabi sa atin sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoong Hesus, sabi niya, every time na tayo ay nagpe-perform ng nakikibahagi doon sa Lord's Supper, ang sinasabi ng Panginoon dito ay, gawin natin ito bilang pag-alaala sa ginawa niya doon sa krus. At ano ba ang aalalahanin natin na ginawa ng Panginoon doon sa krus? We will not forget the death of Jesus for all of us. Yun actually ang sinasabi dito ng Panginoon. Amen po ba? Do this in remembrance of me. Nang sinasabi sa atin Panginoon, ng Panginoon dito ay bilang mga kanyang mga anak, bilang nananampalataya sa kanya, itinatanim niya sa isipan natin at sinasabi niya, let us not forget what the Lord Jesus has done for us on the cross. Amen po ba? So ganun din po mga kapatid, pinapaalala sa atin ng Panginoon na dahil siya ang ating Passover lamb, pinapaalala ng Panginoon sa atin na dapat
kapag ka inaalala natin yung ating communion, ang naaalala natin ay yung ginawa ng Panginoon para sa atin. Now, kung titingnan niyo po itong sitwasyon na ito, makikita po natin dito na bagamat isa lamang po ito, pero ito pong kamatayan ng ating Panginoong Jesus, marami pong mga bagay na na-accomplish po para sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ngunit sa pagkakataon pong ito, bibigyan lang po natin ang pansin ng ilan na mahalagang ginawa ng Panginoon o na-accomplish ng Panginoon through His death. So through the death of Jesus, number one, we are to remember that one, Jesus was the Passover lamb. He was the Passover lamb who took away the sin of the world. So yan po yung una nating dapat alalahanin. Every time na tayo po ay inaalala po natin yung Lord's Supper. At ito pong tagpo ng ating binasa sa banal na kasulatan ay makikita po natin na ang Panginoong Jesus, ininterpret niya po ang sitwasyong ito para sa kanyang sarili. Ito pong pag-alaala ng tao ng pagdiriwang na iniutos ng Panginoon na huwag kalimutan, iniutos niya na alalahanin, dito po mismong ininterpret ng Panginoon na ang Paskwang ito ay gaganapin niya, mapupulfill sa pamamagitan niya. Kaya nga sabi ng verse 17, hinuwakan niya ang isang saro at matapos magpasalamat sa Diyos ay ibinigay niya sa kanila. Sinabi niya, kunin ninyo ito at paghati-hatian. Sinasabi ko sa inyo na mula ngayon, hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggat hindi dumarating ang kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, dahil ibibigay niya na ang kanyang sarili para maging lubos na hain para sa kasalanan, hindi na kailanman makakainom pa ang Panginoon ng ubas at hindi na makakahati ang Panginoon sa tinapay na inaalala taon-taon ng mga Hudyo dahil siya na mismo ang mamamatay para sa kasalanan ng lahat ng tao. Kaya kumbaga, this is the final supper na kasama ng Panginoon ang mga alagad. Amen po ba? Kaya ininterpret niya na ito na yung huling panahon at ang sabi niya, gawin ninyo ito, alalahanin ninyong lagi. So kung meron mang bagay na ipinapaalala ang Panginoon sa atin, bakit ang kanyang kamatayan ang kailangang alalahanin natin? Ang daming mga bagay na ginawa ng Panginoon, maging sa bawat isa sa atin. Kung magtatanong ako sa inyo kung ano yung mga dakilang bagay na ginawa ng Diyos sa inyong mga buhay, magpapatotoo kayo ng mga dakilang ginawa ng Panginoon, mabuti po yan. Pero para sa Panginoon, ang pinaka-importanteng ginawa niya sa buhay ng bawat isa sa atin ay yung iniligtas niya tayo mula sa kapahamakan ng kasalanan. Binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. At yun ang dahilan kung bakit naparito ang Panginoon. Amen po ba? Kaya, the Lord is our Passover lamb. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng lahat ng kasalanan sa sanglibutan. Kaya ito po yung dahilan na kapag tayo po ay inaalala natin yung banal na hapunan, lagi nating alalahanin na ang ating Panginoon, siya po ang kordero ng Diyos na nag-alis ng ating mga kasalanan. Now, pag pinag-usapan po yung Paskwa or Passover, nung panahon po ng ating Panginoong Jesus, ang mga tupa po ay bahagi po ng spiritual life ng mga Israelita. Kapag ka ikaw ay Hudyo, alam mo na ang ibig sabihin ng Passover, alam mo ang kahalagahan ng tupa. Hindi na kailangang ipaliwanag pa kung bakit kailangan ng tupa ng bawat pamilya kapag kapanahon ng Passover. In fact, sa templo po, pangkaraniwan pong gawain ng mga priests. Kaya po kailangan ng priest noon sa templo para i-administer yung paghahandog ng dugo para sa kasalanan ng tao. Sa Exodus chapter 29, verses 38 hanggang 41, makikita natin dito na dalawang tupa araw-araw
ang pinapatay doon sa templo. Ang isa ay alas 9 ng umaga at ang isa naman po ay alas 3 ng hapon. Ang sabi po ng Exodo 29:38, ganito ang gagawin ninyong paghahandog sa altar araw-araw. So every day, merong nangyayari na offering ng lamb, ng dugo ng lamb doon sa templo. Ganito ang gagawin ninyong paghahandog sa altar araw-araw. Kumuha kayo ng 2 tupang, 1 taon ng gulang, at siya ninyong ihahandog. At itong tupa na ito, ang katangian nito, hindi lang basta tupa. Kailangan perfect itong tupa na ito. Hindi pwedeng pingkaw, hindi pwedeng may kapansanan, pinakamainam. Yun ang larawan ng gagamiting tupa. Verse 39, ihahandog isa sa umaga, isa sa hapon. Ang ihahandog sa umaga ay samahan ninyo ng isang salop na pinakamainam na harinang minasa sa 6 litrong langis. Maglagay rin kayo ng 6 litrong alak bilang handog na inumin. Ang ihahandog naman sa hapon ay samahan din ninyo ng handog na pagkain at inumin upang ang usok nito ay maging mabangong sambyo kay Yahweh. So ito po yung kalagayan. Araw-araw po, bahagi po ng trabaho ng priest doon sa templo ay maghandog ng kasalanan ng tupa para sa kasalanan ng mga tao. Now, bakit araw-araw? Kasi araw-araw din nakakagawa tayo ng kasalanan. Amen po ba? At kailangan araw-araw nililinis tayo. At ang paglinis ng kasalanan ay sa pamamagitan ng dugo ng tupa. Kaya yung templo ay napakabaho, napakalansa dahil sa kasalanan ng tao at sa dugo na naglilinis sa kasalanan ng tao. So araw-araw po yun. At ang maganda mga kapatid sa Panginoon, kapag napatay na ang tupa, ang gagawin po ng priest sa temple, patutunugin po niya yung shofar. Ang shofar, ito po ay sungay ng lalaking tupa. Patutunugin po niya yan katulad po ng trompeta at yung tunog po nun, yung maaabot po nung tunog na yon, kahit hindi nila na-witness yung ginawang pagpatay doon sa tupa, doon sa templo, they were confident may naglinis na ng ating kasalanan. Magiging panatag na po sila sa araw na yon, tinanggap ng Diyos ang hain para sa kasalanan sapagkat tinanggap ng Diyos yung hain, yung tupa na pinatay, yung aking kasalanan ay nilinis na ng Diyos. So nagbibigay ng confidence sa kanila. Kahit hindi man nila nakita yon, pero narinig nila yung tunog ng trompeta na natapos na ng mga priest yung pag-o-offer, nagbibigay ito ng confidence sa kanila. Amen po ba? Ang ating Panginoon, natapos na ang pagbabayad niya sa kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. At yung mensahe ng mabuting balita ay nakarating sa bawat isa sa atin. Hindi man natin nakita ang ginawa ng Panginoong Jesus, pero alam natin dahil sa ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo, Jesus being the Passover Lamb, the Lamb who takes away the sin of the world. Anong sabi ng banal na kasulatan? Dahil sa ating pananalig sa ating Panginoong Jesus, ang ating kasalanan ay nilinis na at pinatawad na. Amen po ba? Kaya meron po tayong confidence dahil si Jesus ang ating Passover Lamb. Siya yung sacrificial lamb. Siya yung sacrifice for sin. Yung templo ay lugar na kung saan yung lugar na yon, it was marked by foul, smelly blood. Nakaamoy na po ba kayo ng dugo? Malansa po ang dugo. Malansa po ang dugo. Pero yung lansa na yon ay nagiging mabangong sambyo sa harapan ng Diyos sapagkat yung dugo ang nagtatakip ng kasalanan ng mga tao noon sa pamamagitan po ng lamb. Amen po ba? Pero dahil ang Panginoon, sabi niya nung doon sa Last Supper, hindi na ako kailanman makikikain sa inyo nito. Hindi na rin ako kailanman iinom sa sarong ito. Pero every time na isa-celebrate ninyo ang Lord's Supper, gawin ninyo ito bilang pag-alaala. Ano ang aalalahanin natin? Aalalahanin natin na tapos na ang problema natin sa kasalanan dahil ang Panginoon ang ibinayad para sa kasalanan nating lahat. Amen po ba? Actually, ang
Ang meaning po ng sacrifice sa Hebrew, yung literal meaning niya, ang ibig sabihin po nito ay a cut on the throat. Nang ibig sabihin po sa Tagalog ay gilit, ginilitan. Kaya Jesus being the sacrifice, the lamb to be sacrificed for sin, pinatay siya. Siya ang ginilitan sa halip na tayong makasalanan, tayo yung talagang dapat gilitan. Pero purihin ng Diyos. Sinasabi ng Panginoon sa mga alagad dito sa Luke chapter 22, na siya na yung perfect na hain sa kasalanan. Siya na yung gigilitan para sa ating kasalanan. At pagkatapos ng kanyang kamatayan, there will be no more need for sacrifice. Kasi si Jesus na yung perfect sacrifice for our sin. And once and for all, winakasan na niya ang paghahandog ng mga tupa dahil siya na ang perfect na hain para sa kasalanan, hindi lamang ng mga Hudyo, kundi sa kasalanan ng lahat ng tao. Kasama po doon kayo at ako. Palapakan po natin si Jesus na Passover Lamb at sa mga patuloy pang sasampalataya sa Panginoon. Kaya mga kapatid, hindi na paulit-ulit pa nagagawin ang pagsasacrifice ng animals. Aalalahanin na lang natin. Amen po ba? Tinapos na ng Panginoon ang pagsasakripisyo. Kaya ang sabi na lang niya, do this in remembrance of me. Ulitin ko po mga kapatid, nasabi, do this in remembrance. Aalalahanin, hindi gagayahin. Amen po ba? Hindi na natin papahirapan ang ating sarili. Hindi na natin kailangan yung sakripisyo para sa kasalanan. At lalong hindi na kailangan gayahin yung pagpapako ni Kristo doon sa krus. Dahil siya na ang ipinako para sa ating mga kasalanan. At ang sabi na lang ng Lord, do this in remembrance of me. Aanuhin na lang, aalalahanin, pero hindi gagayahin. Andiyan po ba kayo? At salamat sa Panginoon na tayo po'y pinalaya na ng Panginoon. Dati, di ba, ginagawa din natin noon, pagkamahal na araw. Sabi ng Lord, ang linaw-linaw, do this in remembrance of me. Tayo naman, ano na ginagawa natin? Ginagaya natin, do this in imitation of me. Para inaalala natin yung ginawa ng Panginoon at ginagaya natin yung ginawa ng Panginoon. Pero purihin ang Diyos, tinapos na ng Panginoon, hindi na natin kailangang gayahin, ang kailangan lang natin gawin, alalahanin, na meron ng perfect na hain para sa ating kasalanan. At yun ay walang iba, kundi si Jesus. John chapter 1, verse 29 says, kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumapit sa kanya. Sinabi niya, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan, hindi lang ng Hudyo, kundi kasalanan ng lahat ng tao sa sanglibutan. Kasama po tayong lahat at kasama pa yung mga susunod na salinlahi na mananampalataya sa Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Jesus was the perfect sacrifice for sin. Not only for the Jews, but for all the people of the world. Matthew chapter 1, verse 21, pinakita din sa atin ang purpose kung bakit naparito ang ating Panginoong Jesus. Manganganak siya na isang lalaki at ito'y panganganlan mong Jesus, ang sabi ng angel kay Mary, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. The reason why the Lord Jesus came on earth is to be a sacrifice for the sin of all the world. Bakit po? Kasi nga, siya nga po ang Passover lamb. Kaya nung banal na hapunan, ano ang sabi ng Panginoon? Doon sa huling hapunan, ang sabi ng Panginoon, do this in remembrance of me. Nang sinasabi ng Panginoon, do not forget my death. Amen? Kung meron man tayong dapat na hindi kinakalimutan, walang iba, kundi yung ginawa ng Panginoon para sa atin doon sa krus. Kung meron man kayong laging maririnig na mensahe ay ebanghelyo, magsasawa po kayo sapagkat yun ang totoo. Because of the gospel, Jesus was crucified. He was buried. And after 3 days, He rose again. Para saan? Para maligtas tayo sa ating mga kasalanan. Magsasawa po kayong marinig sa katotohanan ito. Magsasawa kayong marinig ang ebanghelyong ito.
Pero yun ang sabi ng Panginoon, every time naalalahanin natin ang ginawa niya, lalo na kapag inaalala natin ang banal na hapunan, alalahanin natin ang kamatayan ng ating Panginoong Jesus. Amen? At pag inaalala natin ang kamatayan ng Panginoong Jesus, anong unang-unang sumasagi sa atin? Jesus is the perfect Lamb na nag-alis ng ating mga kasalanan. So we should remember that it is through the death of Jesus, dahil doon sa kamatayan ng Panginoong Jesus, dapat nating maalaala yung ginawa niya para sa atin. Now, ano pa po yung ibang mga na-accomplish ng Panginoon sa kanyang kamatayan? Sa aklat po ng Colossians chapter 2 verses 13 hanggang 15, meron po tayo dito makikita, yung verses 13 hanggang 14, it gives us three important reasons why we should remember the death of Jesus. And in verse 15, it says na dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Jesus, sabi sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanglibutan. Because of the death of Jesus, He defeated the enemy. Kasama yon sa pinagtagumpayan ng Panginoon. Pero gusto ko pong bigyan natin ng yung unang tatlo sa aklat po ng Colossians chapter 2. So we should remember that it is through the death of Jesus that we are, number one, ayon sa Colossians chapter 2, verse 13, because of the death of Jesus, we are raised back to life with Christ. Dahil sa kamatayan ng Panginoong Jesus, yan po ang katotohanan, mga kapatid. Tayo'y mga patay na dahil sa kasalanan. But because of the death of Jesus on the cross, we are raised back to life. Muling binuhay kay Kristo. Muling binuhay kasama ni Kristo. Muling binuhay ng Diyos kasama ni Kristo. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin po nun, bagamat dapat tayong parusahan at kamatayan ang ibigay sa atin, binigyan tayo ng Diyos ng bagong simula. A fresh start. Binigyan niya tayo ng muling pagkabuhay. Yes, nagmakasalanan tayo. At yung dati nating buhay, wala na yun. Tinapos na yun ng Diyos. So we are raised back to life. Kaya yung buhay na mayroon kayo ngayon, mga kapatid, that is a new creation in Christ. Anyone who is in Christ is a new creation. Behold, all things are gone. Behold, all things become new. Kaya kung meron man tayong buhay ngayon, ito'y buhay na muling ibinangon, muling binuhay kasama ni Kristo. So kung meron man tayong bagong buhay ngayon, we are living for the Lord and not for the world. Amen po ba? Lahat ng ipinanganak na muli na kasama ang Panginoon ay mamumuhay kasama ang Panginoon. Hindi na mamumuhay para sa mundong ito. Bakit? Sapagkat tayo'y muling binuhay na kasama ng ating Panginoong Jesus. Sa harapan ng Diyos, tayong lahat ay makasalanan. We are condemned. We are dead. Ngunit dahil si Jesus ang ating Passover lamb, siya ang ginilitan para sa ating mga kasalanan. At nung ginilitan ng Panginoon para sa ating kasalanan, tayo naman ay nabuhay para sa Kanya. Siya ay namatay para tayo ay mabuhay kasama niya. Because the Lord did not remain dead. After 3 days, He rose again. Nagpapatunay na ang lahat ng nananalig kay Kristo, bagamat mayroong dating masamang buhay, ay mayroong panibagong buhay na ilalakad natin kasama ang ating Panginoong Jesus na buhay na maguli. Amen po ba? Yun ang dahilan kung bakit mayroong pagbabago ng buhay ang mga anak ng Diyos. Sapagkat ang mga anak ng Diyos ay nabuhay na muli para kay Kristo. Dapat tayo po ang gigilitan, pero iniligtas tayo ng ating Panginoon. Dahil inialay niya ang kanyang buhay sa bawat isa sa atin. That's the power of the blood of Jesus. Meron po isang kwento, ito po ay naisulat sa aklat ni Robert Coleman na may pamagat pong Written in Blood. Meron po siyang ikinuwento patungkol sa isang batang lalaki na ang pangalan ay Johnny. At itong si Johnny ay mayroon pong kapatid na kailangang salina ng dugo. Ngunit kailangan na yung panggagalingan ng dugo ay yung nagkaroon ng parehong sakit at napagtagumpayan niya
itong sakit na ito. Doon lamang magiging qualify yung donor kapag katulad sa mga dengue, di ba? Nagkakaroon ng salina ng dugo, kailangan yung patient ay nagtagumpay sa dengue para pwedeng inilipat yung kanyang dugo sa mayroong problema ng dengue. Nangyari po na itong si Johnny, kagagaling lang po niya sa ganong uri ng sakit mga 2 years ago na po nakakalipas, kaya ideal po siya na maging blood donor para sa kanyang kapatid. Kaya kinausap po siya ng kanyang doktor, at ang sabi po ng doktor kay Johnny, ibibigay mo ba ang iyong dugo para sa iyong kapatid? Nag-aatubili na nag-isip ang bata, at habang tinitingnan ng doktor ang bata, nakita niya na nanginginig ang labi nito, but afterwards, ngumiti po yung bata at ang sabi niya, sure, para sa kapatid ko, gagawin ko. Di nagtagal, isinakay na po ang dalawang bata sa wheelchair. Si Mary na payat at namumutla. Si Johnny malusog at masigla. Walang sino man sa kanila ang nagsasalita. At nung itinusok na yung heringilya na pangkuha ng dugo kay Johnny, yung nurse po ay kinuhaan na po siya ng dugo, nawala po yung ngiti kay Johnny habang nakikita niya na yung kanyang dugo ay dumadaloy doon sa tubo papunta sa isang blood bag. At halos matapos na pong makuha ang dugo kay Johnny, tinanong po ni Johnny yung doktor. Sabi po ni Johnny doon sa doktor, pagkatapos po ba nito, mamamatay na po ba ako? Doon lamang po naunawaan ng doktor kung bakit nung una natigilan si Johnny. Kung bakit yung kanyang labi ay nanginginig bago siya pumayag na mag-donate ng dugo para sa kanyang kapatid. Ang pagkakaalam pala niya, yung pag-donate niya ng dugo ay nangangahulugan pala na akala niya buhay niya ang kapalit. Pero blood donation lang po pala yun. Pero sa maikling panahon, nakapag-desisyon po siya. He was able to make a great decision. Gagawin niya yon para sa kanyang kapatid. Galing, ano? Kung titingnan po natin, isang bata, handang ibigay ang kanyang buhay para sa kanyang kapatid. Well, mga kapatid sa Panginoon, it's a good thing na hindi na kailangang ibigay ni Johnny ang kanyang buhay para mamatay at iligtas ang kanyang kapatid. Ngunit tayo po na makasalanan ang ating Panginoong Jesus para po iligtas tayong lahat. Literally, kinailangan niya pong gilitan para sa ating kasalanan. Kinailangan po niya na ibigay ang kanyang buhay, akuin ang parusa na hindi naman siya ang tunay na may sala. Pero ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang pag-aalay ng kanyang sarili, tayo na dapat mamatay ay mabuhay sa panibagong buhay kasama ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Ganun po ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. He died on the cross, bearing your sin, bearing my sin, bearing the sin of the world, so that by His death, tayo naman na nananalig sa Kanya ay mabuhay muli. Praise God, because of the death of Jesus, we are made alive in Christ. We are raised back to life with Christ because of His death. Amen po ba? Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Kaya sabi po dito, kayong mga hintil na dating patay dahil sa kasalanan ay muling binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Ano pa po ang ginawa ng Panginoon para sa atin sa pamamagitan ng kanyang kamatayan na dapat po nating alalahanin? Secondly, dapat po nating alalahanin that because of the death of Jesus, hindi lamang we were raised back to life with Christ. We were forgiven of our sins. At pag sinabi pong forgiven, ang ibig sabihin po nito actually is God bestowing favor upon us. Ang forgiveness ay pagpapakita ng pabor ng Diyos. Yung pagpinatawad ka, binigyan ka ng pabor kasi hindi ka na parurusahan. At yun ang ginawa ng Panginoon. Yun po ang ibig sabihin ng forgiveness.
Dahil sa pag-ako ng Panginoon sa ating mga kasalanan, pinatawad tayo ng Diyos kasi may tumanggap na ng parusa para sa atin. Romans chapter 5 verses 18 and 19, it says, kaya't kung paanong nagbunga ng kaparusahan sa lahat ang kasalanan ng isang tao, ang pagkamatuwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Verse 19, sapagkat sa pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan, gayon din naman, marami ang pawawalang sala sa pagsunod ng isang tao. Because of the death of Jesus on the cross, we were forgiven of our sin. Ang epek po ng pagpapatawad sa ating kasalanan ay reconciliation. Nagkaroon po ng lugar ang pagkakasundo. Kasi dati po, ang tao at ang Diyos ay may pag-aalit dahil sa kasalanan. Ito ang dahilan kung bakit kahit anong tawag natin sa Diyos, dahil nga tayo'y nahiwalay sa Kanya dahil sa kasalanan, ang ating kasalanan ang humahadlang. Pero nung ang kasalanan ay finally na-dealt with ni Jesus Christ, ano po ang nangyari? We were reconciled back to God. Yung ating relasyon sa Diyos ay naayos. Ang kasalanan ay nilupig ng ating Panginoong Jesus at ang ating relasyon sa Diyos ay naging maayos. Kaya yun po yung bunga ng kamatayan ng Panginoon. Mga kapatid sa Panginoon, pinatawad na po tayo sa ating mga kasalanan. Amen po ba? Pinatawad na. Ang pabor ng Diyos ang binigay niya sa atin, hindi parusa. Kaya forgiveness means receiving the favor of God, the grace of God. At yun po ang tinanggap natin because of Christ. And thirdly, ano pa po ang ginawa? Ano po ang makikita nating resulta, epekto ng kasalanan ng ginawa ng Panginoon doon sa krus? Number one, we were raised back to God with Christ. Number two, we were forgiven. Thirdly, because of the death of Jesus, our sins has been canceled. Yung penalty, yung parusa para sa kasalanan, binura. Or sa madaling salita, we were justified. At ang ibig sabihin po, pag sinabing justified, nasabi ng verse 14, He canceled the unfavorable record of our debts with its binding rules and did away with it completely by nailing it on the cross. So dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus, ang sabi, lahat ng mga may kinalaman sa kabayaran ng kasalanan through the death of Jesus, hindi na yan ire-record ng Diyos sa atin. Dahil pinagbayaran na ng Panginoon dun sa krus, yung penalty ng lahat ng kasalanan, hindi lang ng mga Hudyo, kundi lahat ng mga tao, hindi na ito sisingilin sa atin ng Diyos. Nakuwento ko na po siguro ito sa inyo nung kami po ay may kapitbahay na sinisingil ng Bumbay. Ang Bumbay po kasi pag nagpapautang araw-araw na talagang magtsatsagayan, araw-araw na naniningil. At hindi pala nagdadala ng listahan ang Bumbay ng literal na listahan. Bagamat meron siguro, pero normally ang ginagawa nila kung saan pwedeng isulat yung lista ng utang, minsan sa hamba o kaya sa ano, doon inililista, matusubaybayan mo. Ngayon, may kapitbahay po kami, alam to nila Brother Orly, sila Kulot. Yung kapitbahay namin, meron po yung hagdanan, tapos may, ano yun, may handrail. Doon inililista nung Bumbay yung kanilang ano, nasisingil. Kung magkano yung tinanggap ngayon, tapos ibabawas na lang. Eh isang araw po, pagdating ng Bumbay, eh nagbago po nung hagdanan yung kapitbahay namin. Tinanggal po yung kahoy na pinaglilistahan. Ngayon, dahil tiwala siya, dahil matagal nang mangungutang, doon po nakalista yung lahat ng kanilang kwenta. Nung pinutol po yun, pagtingin niya, maniningil siya, wala na po yung listahan. Eh wala po siyang mailabas na record niya. Pero alam nyo, mabait po yung kapitbahay namin. Dahil alam nila na doon nakalista yung utang nila. Itinira naman yun. Lumabas po, kinuha po yung pinagsusulatan at ipinakita uli sa Bumbay.
Pero ang nakita ko po doon, sabi ko, kung masama yung aming kapitbahay, madaling mangatwiran. Wala eh. Eh, nagpagawa kami, di ko alam, baka sinunog na. Pero yung aming kapitbahay, yung anak po ay lumabas at dinala po, ito po. Ha? Pwedeng na-cancel nang hindi niya alam. Pero ang Panginoon, kinancel ang ating mga utang nang alam niya na kusa niyang kinancel yung ating mga kasalanan. Andyan po ba kayo? Alam ng Panginoon na sa pamamagitan ng kanyang ginawa doon sa krus, kinancel na ng Diyos ang ating kasalanan sa Diyos. Hindi na aalalahanin pang uli, muli. Tayo naman po talaga ay makasalanan. Totoo po naman yun. Pero as far as God is concerned, dahil sa ginawa ng Panginoon, dahil sa kamatayan ng Panginoon, tinitingnan na tayo ng Diyos ngayon, justified, as if wala tayong kasalanan. Dahil pinatawad na tayo ng ating Panginoon. Amen po ba? Meron na tayong bagong buhay sa harapan ng Diyos. Yung dati nating buhay, wala na yon, masama yon, kinalimutan na yon, inilibing na yon ng Panginoon. Ang buhay na mayroon tayo ngayon ay buhay na kasama natin ang ating Panginoon. Cancel na yung ating mga kasalanan. Amen po ba? Kayo po ba'y natutuwa na hindi na sisingilin ng Diyos ang inyong kasalanan? Na anumang oras dumating yung yugto ng ating buhay, nahaharap tayo sa Kanya, hindi na sasabihin ng Panginoon na may utang tayo sa Kanya. Hindi. Ang makikita ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin, the risen Lord. Yung buhay ng Panginoon na dahil sa ating pananalig, ang makikita niya sa atin, yung ginawa ng Panginoon. Amen? Canceled all the penalty for our sin. At yan po ang mabuting balita, mga kapatid, na dapat po nating alalahanin. Kaya sabi ng Panginoon, let us not forget His death. Amen po ba? Alalahanin natin. Do this in remembrance of me. Pero ang problema po, mga kapatid, sa Panginoon, Holy Week po ngayon, how many of the people in the world are really remembering the death of our Lord Jesus Christ? Sa iba, Holy Week, pero actually, this is holiday. Nasaan po? Nasa beaches. Pagkakataon ito para pumunta sa mga probinsya. Yung iba, out of the country pa talaga. Kasi mahabang bakasyon eh. Sa halip na alalahanin yung ginawa ng Panginoon doon sa krus, pagkakataon ito ng iba para mag-get away. Di ba? Pero anong sabi ng Panginoon? Do this in remembrance of me. Sinasabi ng Panginoon, don't forget what I did for you on the cross. I want to end sa pamamagitan po ng isang story about remembering. Isang madaling araw po, noong November 12, 1986, si Jamie Stepp po ay nagbabiyahe sa kanyang kotse mula sa kanyang bahay sa Oklahoma at patungo po sa kanyang trabaho para sa kanyang morning shift sa isang restaurant. Nang papaliko na po si Jamie, doon sa kanyang huling likuan, isang mabilis na sasakyan na nasa bilis po na around 90 miles sapagkat sa Amerika miles po ang gamit o sa atin around 100 kilometers per hour ang takbo at ito po ay bumunggo sa kanya. Hindi niya na po ito naiwasan sapagkat sa lane, yung lane niya mismo yung dinaanan po ng sasakyang ito. And he was hit nung mismong sa may driver's seat. At nandun po isang batang teenager, 17 years old, mayroon pong magandang future na naghihintay sa kanya, isang kabataan din po na maganda, nagtatrabaho, nagwakas ang buhay dahil sa isang kamay na nagmamaneho, na lasing, na isang kabataan, ang pangalan ay Lucas Jones. Si Jones po ay galing sa isang overnight party kasama ng mga kaibigan. At dahil nakainom, lasing na umuwi at sa kanyang pagmamadali, nabunggo po niya si Jamie. Nasa lakas po ng impact, tumulapon si Jamie mula sa kanyang sasakyan. Ngunit ang nakapagtataka, ito pong si Lucas Jones, halos ilang physical injuries lamang ang natamo niya mula doon sa aksidente. Ngayon, si Lucas po ay hindi masamang kabataan. Actually, ang sabi, he was 17 years old nung nangyari po yung krimen na yon. Also, he was a consistent honor student.
siya ay active sa kanilang klase. Ngunit ang nakalulungkot nung gabing iyon, dahil siya'y napainom ng maraming beer at nalasing, yun yung malaking pagkakamaling nagawa niya. Driving na nasa ilalim ng influence ng alak. At sa kanyang paglilitis, marami talaga ang nagpatotoo kung gaano kabuting bata itong si Lucas. Binabanggit po nila yung mga achievements niya sa school, yung mga services niya sa community, maging yung kanyang church involvement. Pinapatunayan nila, Lucas was a very good young man. Now, yung attorney po na tagapagtanggol ng biktima ay ipinaalala sa korte na maaaring totoo ang lahat ng iyon bago nangyari ang aksidente. Ngunit ang sabi po ng tagapagtanggol ng biktima, isang katotohanan na ngayon yung dating mabuting kabataan ay naka-aksidente ng isang napakabatang babae na ang kanyang future ay naputol, nasira dahil mayroong isang kabataan na nagmaneho ng lasing. At ayon po sa tagapagtanggol ng biktima na attorney, bagamat mabuting tao itong si Lucas, kailangan po siyang maparusahan dahil sa kanyang nagawang krimen. Ang korte po sa kanila pong masusing pag-analyze at yung mga taong naroroon, nag-abang po sila kung ano ang magiging hatol ng hukom sa nasabing kaso. At nang magsalita na po ang hukom, sinabi niya na sisingsisi si Lucas. At totoo naman po, talagang abot-abot po ang pagsisisi ni Lucas dahil hindi niya po talaga ginusto yung nangyari. Si Lucas, ayon po sa mga nagpapatotoo, sabi po nung judge, Lucas, ikaw ay isang matino at mabuting tao at mula sa iyong pahayag mismo, ay nakita ko kung gaano ka talaga nagsisisi sa nangyari at ayon sa iyo, hinding-hindi ka na muli panghahawak ng alak. At gusto kong paniwalaan ang iyong sinasabi. Ngunit, nasabi po ng judge, isang kabataan ang namatay dahil sa iyong kapabayaan. At wala ka na magagawa para maibalik siya. Matinding kawalan ang nagawa mo sa kanyang pamilya at mga mahal niya sa buhay. Kaya naman, ito po yung hatol ng judge. Nasabi niya, hinahatulan kita na manatili sa center para sa mga kabataan ng 2 taon. At dahil nakalabing walong buwan ka na sa center, yung nalalabing 8 buwan mo na lamang ang bubunuin mo. At nung marinig po nung mga kapamilya nung biktima, yung naging hatol ng judge, hindi po sila kontento sapagkat para sa kanila, hindi sapat. Pero ito po ang sabi ng judge, sa buong buhay na ilalagi mo sa mundong ito, taon-taon, every November 12, pupunta ka sa lugar na pinangyarihan ng aksidente upang lagi mong isipin ang iyong mga maling naging action. Anak, ayaw ko na makalimutan mo yung maling nagawa mo, yung buhay na nawala dahil sa kapabayaan mo. Yun po yung naging hatol ng judge para kay Lucas. Siguro po sa ating pakikinig, para sabihin natin, yung iba, katulad ng kaisipan ng ibang mga kapamilya, parang maliit, yung hindi sapat yung hatol. At mahirap po yung mabigat na dumating na problema doon sa pamilya. At maging kay Lucas, na dahil sa kanyang maling ginawa, ay yung kanyang future matatapos ng gano'n na lamang. Yun ay dahil sa kanyang maling pagkakamali. Pero alam niyo po, wala po tayong ipinagkaiba kay Lucas Jones. Kung titingnan po natin yung sitwasyon natin, katulad po tayo ni Lucas Jones na dahil sa ating mga kasalanan, sa mga irresponsible nating mga pamumuhay, tayo ang dapat parusahan. Pero meron tumanggap ng parusa natin at yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. At dahil tinanggap ng Panginoon ang ating parusa, hindi, napakaganda naman po para sa atin na
Katulad na sinabi ng Panginoon, ibinibigay ko ang aking buhay para sa inyo. Alalahanin niyo ang aking kamatayan. Ginawa ko ito para sa inyo. Alalahanin natin na dahil sa kamatayan ng Panginoong Jesus, hindi na tayo ang pinarusahan. Pinawalang sala tayo. Kinansel ang lahat ng kabayaran sa ating kasalanan dahil sa ating Panginoong Jesus na nag-alay ng kanyang buhay sa ating Panginoon. Kakalimutan lang po ba natin basta-basta yung ginawa ng Panginoon na yun para sa atin? Hindi natin pwedeng kalimutan. We will not ever forget. Kaya nga sabi ng Panginoon, do this in remembrance of me. Alalahanin ninyo ang aking ginawa sa inyo sa krus. Alalahanin ninyo ang aking inialay na buhay para sa inyo. Ang gagawin na lang po natin, mga kapatid, aalalahanin. Pero ang tanong, aalalahanin kailan? Ngayon po ang mundo, aalalahanin once a year. Sapat ba yon para lalahanin natin once? Parang yung hatol kay Lucas, every year, every November 12, pupuntahan mo yung lugar na aksidente. Ang Panginoon, wala siyang sinabi na kung kailan aalalahanin. Kung isang taon, hindi. Aalalahanin natin every time that we partake of the communion. Aalalahanin natin ang kamatayan ng Panginoon. Amen po ba? Hindi minsanan lamang, hindi occasional, hindi once a year. Si Apostle Paul po, sabi ni Apostle Paul, dito po ako magtatapos sa talatang ito. Sabi ni Apostle Paul, 2 Corinthians chapter 4 verse 10, we always carry around in our body the death of Jesus so that the life of Jesus may also be revealed in our body. Kailan naalalahanin? As far as Apostle Paul is concerned, sabi niya, we always carry around our body the death of Jesus. Para kay Apostle Paul, it is good to always remember the death of Jesus. Not annually, not occasionally, but every moment of his life, he carry around in his body the death of Jesus. Ano pong ibig sabihin noon na dala-dala lagi ni Apostle Paul ang pagkamatay ng Panginoon sa kanyang buhay? Ang sabi niya, so that the life of Jesus may also be revealed in our body. Bakit lagi? Because the death of Jesus reminds us of His great love for us. Kapag lagi nating inaalala ang pag-ibig ng Diyos, ang kamatayan ni Jesus, we will be always reminded of the great love of the Lord for all of us. The more na inaalala natin ang kamatayan ng Panginoon, the more na marerefresh sa atin ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. At kung lagi nating inaalala ang pag-ibig ng Diyos sa atin, magkakaroon tayo lagi ng kagalakan. Katulad ni Apostle Paul, we always carry around the body, in our body, the death of Jesus in order for the life of Jesus to be revealed in our body. Bakit sinabi ito ni Apostle Paul? Kasi yun yung nagmo-motivate sa kanya para patuloy na maglingkod sa Panginoon. Kung lagi nating inaalala ang ginawa ng Panginoon sa atin, hindi natin pipigilin ang ating sarili na pasalamatan at paglingkuran ang Diyos sa ginawa niyang mabuting gawa para sa bawat isa sa atin. Amen? Salamat na pinalaya na tayo ng Diyos na once a year ang pag-alaala sa Lenten season. Tayo po, every time that we could remember the death of Jesus, much better. Because every time that we could remember His death, we are reminded of His great love. And because of His great love, paglingkuran din natin ng Diyos ng may pag-ibig. Dahil sa pag-ibig na tinanggap natin mula sa Kanya. At mga kapatid, this coming March 27, meron pong gagawin na baptism. Alam niyo po, yung pagmamahal natin sa Diyos, naalala natin ang ginawa ng Panginoon. At kapag kaalam natin na mahalaga yung ginawa ng Panginoong Jesus sa atin, hindi rin tayo mahihiya na ipahayag yung ating pananampalataya sa Kanya sa pamamagitan ng bautismo. At yun yung sinasabi dito ni Apostle Paul, we always carry around in our body the death of Jesus. At pag sinasabi natin true baptism,
Lord, pinapahayag ko po na ako po'y sa'yo na. Pag-aari mo na po ako, ang buhay ko sa iyo. Hindi tayo mahihiya na ibigay ang ating paglilingkod sa Panginoon na nag-alay ng kanyang buhay para sa bawat isa sa atin. Kaya kung kayo po, nag-iisip pa po kayo kung magpapabautismo kayo, I suggest you better decide now. Bakit po? Kasi po, napakahalaga nito. Sinasabi natin yun sa Panginoon, hindi ka namin ikinakaya, hindi kita ikinakaya. Ikaw ang aking Panginoon na namatay para sa aking kasalanan. Hindi ako mahihiya na ipahayag ka na ikaw ang aking tagapagligtas. Susunod ako sa iyo sa pamamagitan ng bautismo. Paglilingkuran kita sa iglesia na kung saan inilagay mo ako. Sapagkat nararanasan ko ang iyong pagmamahal sa akin. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Purihin ka, Panginoon. Thank you, Lord. Let's go to God in prayer. Hallelujah, our Heavenly Father. Sige po, habang kayo nakayuko, contemplate, mag-reflect kayo doon sa pagmamahal ng Diyos. Sabi niya, every time na alalahanin ninyo ang banal na hapunan, do this in remembrance of me. Right now, kahit wala tayong banal na hapunan, remember the death of Jesus. Hindi siya ang may kasalanan. Ikaw ang may kasalanan. Tayo ang may kasalanan. But He was bruised. His body was pierced because of our sins. He accepted the penalty for sin. Sa mga kasalanan, hindi naman siya ang gumawa. Tayo ang gumawa. But because of His great love for all of us, to spare us for the penalty of sin, He accepted the penalty. He has given His life as the Passover lamb upang lahat ng parusa ng kasalanan, kung paano ang tupa ginigilitan, iniaalay bilang parusa sa kasalanan. Our Lord Jesus, He came down on earth, chose to live a life as sinner like us, so that you and I will be raised back to life with Him through His death on the cross. Lord, we are amazed of Your great love. Let us not forget, Lord. Help us to always remember Your great work for us on the cross. Kami ang dapat parusahan. Kami ang makasalanan. Ngunit inako mo ang parusa sa aming kasalanan upang muli kaming mabuhay kasama ka, Panginoon. Bigyan kami ng bagong simula ng buhay. Lord, I pray na itong buhay na ibinigay mo sa amin, makita nga po, Panginoon, that this is the life. Bagong buhay na taglay namin. Buhay sa kaliwanagan. Kasama ka, Panginoon. Thank you for this life that we receive through Your death, Lord. Salamat that we are forgiven of our sins, Lord. Masalamatan natin ang Diyos for the forgiveness of all our sins. He even canceled the penalty for all our sins, Lord. We are amazed, oh God. Thank you, Lord. Thank you for Your grace. Thank you for Your mercy. Forgiveness is You giving us Your favor, Your grace, Lord. Deserve namin, Panginoon, ang condemnation. Deserve namin na maparusahan na kami kasi kami naman talaga ang makasalanan. Pinatawad mo kami nung mamatay ka para sa amin doon sa krus. Salamat. Salamat na hindi mo naaalalahanin pa ang aming mga kasalanan. Pinatawad na ang lahat ng kasalanan. Salamat, O Diyos. And Father God, kami na tumanggap, Panginoon, ng mga pagpapalang ito. Matagpuan mo kami katulad ni Apostle Paul. Gawin mo kami, Panginoon, na katulad ni Apostle Paul, that every moment of our lives, we will carry with our body the death of Jesus for all of us.
nasa bukni po namin, Lord, hindi namin ikakahiya na namatay ka para sa amin. Nakatulad ng isang makasalanan upang mabuhay kami para sa iyo, Panginoon. At ang buhay na ito ay para sa iyo, Diyos. Ang buhay na ito ay para sa iyo, Panginoon. Gamitin mo para sa iyong kaluwalhatian. We will not be ashamed, Lord God, na sabihin na ikaw ang aming Panginoon na labis na nagmahal sa amin. Hindi po kami mahihiya, Panginoon, na i-admit that you are our Savior, that you are our Master, the Lord of our lives, O God. At gamitin mo ang aming buhay for your glory, Lord God. Tulad ni Apostle Paul, let us always remember, every time, Lord God, tulungan mo kami na lagi naming maalaala. Kung maraming bagay ka mang ginawa sa amin, Lord, huwag namin makalimutan sa lahat ng ito. Ang pinakamahalaga, that you died for all of us because of your love, upang sa pamamagitan ng iyong kamatayan, we will be raised back to life, forgiven, canceled all our sins because of your great love for all of us. And we will remember always, Lord. We will not forget. We will not forget. Salamat, Panginoon. Salamat. Salamat. Lord, salamat muli sa magpapahayag ng kanilang pagsunod sa iyo sa pamamagitan. Tinataas ko na po ang kanilang mga buhay. Salamat, O Diyos, sa mga nagpasya, nagtubayo ng may pananampalataya. Salamat, O Diyos, sapagkat ang bautismo ay nagsisimbolize ng iyong death and resurrection. Kaya, Lord, salamat po. We give you glory and praises. Thank you, Lord God. Hallelujah. Thank you, Lord.